ako'y umiikot-ikot at meron na nag-aabot tayo at dahil na gusto kong balitaan na ang ating mga plano na mga barangay officials kung tayo natapos na ang lahat ng session para sa amin sa Senado nung nakaraang mga Miyerkules. Kaya wala ng session hanggang Enero pa, Enero na. Pero sa aming palagay, parang tapos na rin ang Congress dahil sa darating na Enero, yung kahit na yung mga senador papasok pa, yung mga congressman namin ay kandidato lahat. Kaya siguro busy na sila sa kampanya. Kaya nais ko lang na mapag-usapan at i-report ang mga pangyayari. Pero unang-una, ay maraming salamat kayo nakarating dito sa amin biglang na naging meeting. At maraming salamat sa napaka-init naman na salubong na ibinigay nito sa akin. Ay, ako ay natatouch ko na alam ko yung kwento ni Mayor. Totoo yan. Sila ang si Governor Dali ang unang dumating nung nagkakagulo na noong 1986. Siya ang unang dumating sa palasyo at ang mga kasamahan niya na sumunod at dumating sa palasyo at nag-aantay ng instruction sa aking ama. At kahit na nung dinala na kami yung palace, siya na rin ay yung grupo rin nila ang last na umalis dun sa palasyo. At kung hindi sila sinabihan ng aking ama na bitawan na ninyo yan, baka masaktan pa kayo, hindi sila aalis doon hanggang natanggap nila yung instruction ng aking ama. Kaya maliwanag na maliwanag, talagang napakatibay ng pagsasama ng aking ama at saka yung pamilya Remulla at malapit sa puso ng aking ama ang mga kapitid nyo. Kaya naman, nakita ninyo yung panahon ng kanyang pagkapangulo ay napakarami ang dinala niya rito ng proyekto, ng programa, napakarami ang development na napunta sa Kabiteño, dito sa Katusan ng Lawigan ng Kabite. Hindi ito dahil, hindi dahil magkaibigan, magkamagana, ito ay dahil sa kanyang pagkakilala kung ano ang potensyal, kung ano ang kakayahan, kung ano ang galing ng mga tiga Kabite. Kaya naman din nakikita niya yun at nakikita niya na maraming marunong dito at maraming mahuhusan. At hindi masasaya ang kung anuman ang magiging proyekto ng panahon na yun ay mapapakinabangan na mabuti ng ating mga kababayan. Eh kaya naman nakita sinabi niya, eto siguro ang pinakamagandang we will invest dito sa pinakamagandaling at kaya napunta ang mga public investment, ang mga pagpapago, ang mga proyekto dito sa Cavite dahil sa inyong galing, dahil sa inyong husay, dahil sa inyong sipan. Kaya naman kami naman, kahit na nung panahon ay nagpapasalamat kami sa nanawigan ng Cavite dahil kailangan naman natin na kayo ang nagdala ng maraming progreso. Kaya ngayon, kitang-kita ninyo, bumubulusok ang ekonomiya ng lahat ng buong nanawigan ng Cavite. Hindi lang dahil nadikit sa Maynila, kung hindi, magaling talaga ang mga Cavitenyo. Pero kaya pag umiikot ako, nagtataka lang ako eh. Yung mga, meron pa ba na literal native na Cavitenyo dito sa Cavite? Puro yata, meron mga walay na, ang dami nito kami. At siguro, maging malapit na, magiging minority na ang original na tiga Cavite. Pero ganyan klase ang pagsasama ng isang Marcos at ng pag-aalala sa nagawigan ng Cavite at sa mga tiga Cavite. Pero gusto ko lang mag-correct, meron yung sinasabi ng 1986, hindi pa ako, hindi na ako maliit noon. Governor na ako noon. Governor na ako ng Limagos noon. Kasi nag-governor ako ng 1980, noong 1983, naging governor ako. 1986 kami yung hindi ko sinasabi kung umalis. Dahil pinangay kami ng mga Amerikano, dinala kami sa saan, dinala kami sa Guam, sa Hawaii, hanggang hindi na kami pinabalik ng aling na taon. Pero kahit pa paano, kami ay nakabalik pa rin. At kami ay nandito pa rin, ako ay nandito, maharap sa inyo, handa muli na magservisyo para sa inyong mga tigakamite at sa para sa buhay.
dahil ang karamihan ng kaharap natin dito ay ang ating mga barangay officials, meron akong magandang balita na parang pangpamasko ko lang sa inyo. Meron kami matagal na namin ninalakad na isang batas na tinatawag namin ang Barangay Retirement Benefits Bill. At ito ay una kong pinay bilang senador noong 2011. Ngunit noong 2013, hindi natapos dahil marami pang tanong, marami pang kailangan i-analyze. Pero noong pagbalik ng 2013, pagkatapos ng halalan, pinay ulit. At ito ay isang batas na magbibigay ng benefits para sa mga nag-retire na barangay workers. Ano ibig sabihin ng barangay workers? Hindi lamang ang barangay officials, kung hindi pati na ang mga barangay volunteers, mga lupon, mga daycare, yung mga barangay health workers, kasama lahat. At yun ang aming ginawa. Simple-simple lamang ito. Ito yung pag-retire, kapag nakapagbuo ang isang barangay official o barangay worker ng tatlong term at sila ay mag-retire, mabibigyan naman sila ng retirement benefit. Dahil nakikita namin, ako naman, ito, siguro bunga ito ng aking pagiging na gobernador. Dahil alam mo, kita-kita ko, kung ako'y gobernador, kung gano'n kalaki ang kontribusyon ng barangay officials at ang barangay workers sa pamahalaan. Kung minsan, yung mga iba sa national government, dahil hindi sila nakakaranas ng local government, nakatakpatakpo sa local government, hindi nila nalalaman at hindi nila nakita, hindi nila nakaranasan, hindi naging karanasan nila na makita kung ano ba talaga ang trabaho ng barangay officers, barangay na workers. Nung naging senador ako, sinabi ko sa hiningi ko kagad kay Senate President Henry Lenon na ilagay ako sa local government. Dahil sa aking pananaw, kulang ang pagkilala na sa sakripisyo, sa tiyaga at sa trabaho na ibinibigay yung halaga ng trabaho na ginagawa ng aking mga barangay workers. Dahil simple-simple lang aking paniniwala, kung walang local government, lalo na kung walang barangay, hindi mararamdaman ng taong bayan ang serbisyo ibinibigay ng ating pamahalaan. Dahil kung magaling kami mag-speech doon sa Senado, kung ano-ano mga batas na pinapasa namin, pagka naman hindi nagtatrabaho dito sa ikawin, wala din. Kaya yun ang dami kong pinapaalala sa aking mga kasamahan na kuminsan, tapat naman sila na tumulong, ngunit susulat sila ng magandang batas, papakita sa akin, titignan ko, ganda sa papel. Pero pag sinabi ko, pag sinubukan mo yung ginagawa dito, walang mangyayari dito. Dahil ganito ganyan, may mga detalye, ganito ang talagang pakat ko sa ilalim, ganito. Kaya sa panahon ko sa Senado, ay iniyak ko na may malakas na boses ang local government sa national government. At laging inikilala ng ating local government, ng ating national government, kung ano ang mga ginagawa ng ating mga local government official mula sa ating governor hanggang sa ating mga barangay government. Kaya ko pinayin ito, ay sinabi ko ay paano naman hindi ang ating mga barangay workers hindi qualified sa DSIS. Hindi qualified sa DSIS dahil hindi nila tumatanggap ng sweldo. Ang tinatanggap ninyo is honorario. Kaya hindi pwede. Eh kaya na mabuo ninyo ang 9 years, ang 9 years na tatlong term, ay hindi naman natin na 9 years, hindi naman pwede mag-qualify pa rin na 15 years yung requirement ng DSIS. Kaya sabi ko, anong beneficyo yung binibigay natin? Sa local government ko, nakalagay doon na dapat lahat ng barangay, elected barangay officers ay magkaroon ng health insurance family base. Kaya ngayon hanggang ngayon hindi pa natutupad. Kaya sinasabi eh, dapat daw lahat ng barangay officers may scholarship ang mga anak. At tinatanong ko na sa JLB, sabi ko, ay paano ito, nasa batas ito, ba't hindi natutupad? At ngayon, ayun na itong lock natin,
dahan-dahan nakikita natin, baka na si Balat ay na meron na kaming ginagawang trabaho na yung una, dahil tumibay na ang financial situation ng PhilHealth at marami din silang pera dahil sa kakulitan ng tax sa tabako din sa amin at sa mga anak na ginagawa pati na ginagawa sa yung syntaxes, kung tawagin, tinataas yung syntaxes at tinalagay karamihan ng pondong yun dila sa PhilHealth. Kahit meron na tayo, baka may palasa na tayo, kailangan pa namin tabauhin, pero nilalakad nga namin na magkaroon na health insurance ang pamilya ng lahat na pangalangay ng official. Nangingiti ako dahil mag-usapan ngayon yung scholarship. Ang tanong sa, tinanong ko rin sa DLD, ba't di natin natutupad na magbigay ko ng scholarship? Dami na, siyempre mahirap kasi hindi iba-iba ang anak ng mga barangay official. Yung iba, isa lang. Yung iba, lima. Yung iba, tatlo. Ngayon, sinasabi, ilan ang bibigyan natin? Bibigyan ba natin lahat ng anak? Bibigyan ba natin yung isa? Yung panganay? O ano? Ano bang sistema? So sabi ko, sige, pag-aralan natin ang mabuti. At tignan natin kung ano ang kaya natin pagbuhan. So, sinimulaan ko na yung diskusyon. Hanggang may humila sa akin, tinulungan ako. Sabi niya, sir, hindi naman yung talagang problema. Bakit? Ang problema, yung ating mga barangay officials, parang yung mga number 2 at saka mga number 2. Anong gagawin natin dun sa mga anak? Ay, sabi ko, sige, saka na natin pag-usapan. Kaya siguro, kailangan maliwanag sa ating mga barangay officials kung sino ba ang official na parangay. Kasi ang magawa natin yun, mahirapan tayo sa school. Ay, ako talaga naman. Ito kayo. Ano sinasabi? Pag you work hard, you play hard. Ayun, ang talagang yung balaan ko. Hindi ako nagbibiro. Talaga yung sinabi sa akin. Okay. Siguro yung anak, pwede natin bigyan ng tatlo. Kung pwede yung tatlo, kahit na ano. Pwede pag-usapan yung mas marami pa. Pero yung talagang problema, anak pa rin yun eh. Pero nasa labas niya. Hindi ba rin? Babalikan natin yung problema yan. Tapos yung date, yung tutunan nasa pila. Para ipagpatuloy ko, yung sa barangay retirement benefit, napakasimple lamang. Paano natin pupondohan ito? Alam naman natin, alam ng mga local executives na ang pondo na galing sa ILA ay kulang na kulang at hirap ang ating mga local learning. Kaya ang ating local executives magkaroon ng kontro na magamit para sa mga proyekto sa nila, para sa mga initiative. Kaya sinabi ko, huwag na natin pupunin yung ibabayad natin ng retirement benefit sa inasir ng local government. Kaya ang ginawa namin, napakasimple naman, di ba ang inasir ay nakahati sa 40%, 60%, 60% na pupunta sa national government. Yung 60% eh, kumuha tayo ng 1% yun. Yun ang magiging pondo ng retirement benefit din. Ngayon, ang retirement benefit na ibibigay, pinakamataas yung barangay chairman, 100,000. Hanggang sa pinakamababa sa mga barangay volunteers, 50,000. Yun ang aming kalkulasyon dahil sa 5.2, 5.3 billion, 1% at 60%. Yun ang kaya ibayad ng pamahalaan. Ang magandang balita nito, hindi umabot nung nakaraang kongreso. Ngunit, nung nakaraang linggo, naipasa na ang second reading ang ating barangay benefits bill, mapapasa na ang third reading, pagbalik namin, at aantayin na lang natin na nagtaan sa ating Pangulo, at ito na ay magiging batas, at sino man ang mag-reply sa susunod na kanyang ay maraming ginagawa. Pabalitaan ko rin ang ating mga local official, inalakad na namin, napag-usapan natin yung ira, gusto natin gawin na yung ira ay palakin. 60-40 ang hatian, meron ako nga pinasok na batas na gawin 50-50 para naman madagdagan ang share ng local government. Pangalawa nun,
gusto namin isama sa paghat sa hatian yung koneksyon ng customs, yung koneksyon ng VAT, lahat ng koneksyon ng national government para lumaki ang pinagkukuhanan ng pondo, pinaghahatian ng pondo para doon sa local government. Pero sa mga ganyan klaseng pamamaraan ay sumusubok tayong gumawa ng hindi lang sa tulungan ang ating mga local officials, kung hindi lang, kundi pati na, pagkikilala at pagbibigay ng pagkakilala sa inyong napakahirap na trabaho ginagawa. Dahil lagi ko na sinasabi, kami sa national government, ang kausap namin, politiko rin. Kayo, ang parang ninyo, kayo ang taong bayan. At hindi maaari, yung kagaya ko minsan, yung mga ibang congressman, yung mga senador, basta may speech pa, yung napakaganda, na wala nang nangyayari. Kaya sa local government, hindi natin kaya gawin yun. Kasi pag nangako ka, walang nangyari, papalitin ka ng tao, sinasabi, ano nangyari kung sa'yo pinangako mo? Pagka wala akong naipakita, pagilid ka sa susunod na halata. Kaya ganun ang buhay talaga ng local government. Kaya napaka-importante na kinikilala namin ang inyong sakripisyo at ang inyong trabaho. Ngayon naman ako ay tumakbo bilang vice-presidente. At dahil sa nagkakami nagtatanong, eh, madali-madali siguro mag-re-election ng senador. Bakit ka lumipat ang iiwan? Dahil sa pananaw. Ako, gobernur ako eh. Sanay ako, meron akong ginagawa. Hindi ako sanay na nagsusulat ng mga batas at nag-speech at nakakausap na ako ng ibang politiko. Pero kailangan para sa akin, ang servisyo publiko ay meron kang talagang maipakita na pagbabago, meron kang maipakita na naitulong sa taong bayan. Eh yan ang parang sa akin ang tunay na servisyo publiko. At sa aking experience bilang congressman at sa aking experience bilang senator, sapat na ang batas dito sa Pilipinas. Ang kulang natin, ang kakulangan natin ay ang pag-imitin. At nakikita natin, marami tayong napabalitaan na napakayaman na daw ng Pilipinas. Ang dami nang kumapasok na kayaman dito sa Pilipinas. Ngunit, sa baba, hindi natin nararamdaman. Ganyan pa rin, marami pa rin tayong kahirap. Mahit ang agrikultura natin ay naghihinalong. Ang ating, ang pinakamalaking problema na hinahanap ng bansa ngayon ay ang illegal na droga. At hindi natin hindi tayo makahanap ng paraan kung paano maayusin itong mga problema nito. Hindi ko maunawaan kung bakit ganun. Dahil alam naman natin ang galing na lang ng ating mga kababayan. Alam naman natin ang galing ng Pilipino. Hindi lang tayo nagsasabi. Ito'y kinikilala ng mga employer ng ating mga OFW. Alam naman natin ang karanasan ng OFW kung pagpipilian ang Pilipino at yung isang galing sa ibang bansa, kadalasan pipiliin yung Pilipino. Dahil alam nila na una-una tayo ay well-trained, handa sa trabaho. Pangalawa, tayo ay masipag, matsaga, mapabait, hindi magnanakaw. Lahat yun ay alam ng mga employer kaya. Kaya tayo laging kinukuha. Eh sa galing natin, bakit ganito pa rin ang sitwasyon sa atin? Bakit ba yung mga problema na hinaharap natin noong nakaraang generasyon ay nandito pa rin? At aking pinag-iisipan na mabuti. Yung droga, may sagot yan. Kailangan natin ayusin, patibayin ang rule of law na hindi nabibili, kasi maraming pera ang mag-backload eh, na hindi nabibili ang ating mga polis, ang ating mga piskal, ang ating mga judge. Eh, nahuli na, nakulog na. Sige pa rin, naglululo pa rin sa loob ng bilibid. Eh, yung mga ganyan klaseng na nangyayang pangyayari, kailangan natin pinahadlan. Agrikultura, kailangan suportahan ng ating pamahalaan. Nagawa na natin yan. Eh, net exporter na tayo noon. Ngunit, hindi na suportahan ng mabuti. Walang pauta, walang patubig, walang abono, walang tulog. Eh, kaya naman nagkamali po ang agrikultura natin. Lahat ng mga sektor, nakikita naman natin ang konsumerismo. Bakit hindi natin magawa ang ating sinubukan? Ang ating pagsaking pananaw. Dahil sa nakarami ng administrasyon ay nakikita natin na ang ating mga leader, imbis na ipinagkakaisa ang mga Pilipino, ay pinanaaway-away tayo. At dahil saan? Dahil lamang sa politika.
Dahil inuuna ang kanilang mga sarili, inuuna ang kanilang partido, inuuna ang kanilang grupo, ang kanilang kamag-anak, nakakalimutan na nila na talagang inilagay natin sila dyan para tumulong sa taong bayan para hindi sa sarili. Kaya at yung pagpapakpatak na yan, pagsira sa ating lipunan, pagkakaisa sa ating lipunan, sa palagay ko, yan ang punot-dulo ng ating mga problema ngayon. Kung hindi tayo magkakaisa, hindi gaganda ang buhay ng ating mga pangkaraniwan na mamamayan. Sa ngayon, ay nakikita naman natin at ganun klase ang ginagawa, ginag-aaway-away lahat. Eh, lagi kong naaalala, napag-usapan na rin, nung panahon ng aking ama, eh, kung may yung iba sa inyo, hindi ko sa inyo, nandun ng bata, hindi naman yung iba sa akin, eh, naaalala pa natin yung isang bansa, isang diwa, isang gawa. At lagi natin kinikilala na kahit man tayo ay malayong ang pinanggalingan, kahit may Bisaya, Ekulano, Tagalog, Ilocano, kahit ano ba, tayo, pagka titignan mo tayo, kahit na sinabi natin galing tayo sa ibang lugar, tayo ay Pilipino. At matibay sa ating isipin noon na ang Pilipino lamang ang magmamahal sa Pilipino. Ang Pilipino lamang ang tutulong sa Pilipino. Kaya sa kandidatura kong ito, pinag-uusapan ko ang mga problema ng bansa, kagaya ng ating nabanggit. Pero sa akin, ang pundasyon ng ito lahat ay ang pagkakaisa. Yan ang aking ipinaglalaman. Ipinaglalaman ko na may balik sa isip ng taong bayan, at hindi lamang sa taong bayan, kung hindi sa mga leader, na tayo ay dapat magkaisa ulit. Na tayo may ipagmalaki natin ulit. Na hindi sa sabihin, hindi, tiga rito ako, hindi, tiga rin ako. Pilipino ako. Ipagmamalaki natin ulit sa buong mundo na tayo ng Pilipino rin. Kaya naman natin ang pangmalaki, then magagaling ang Pilipino. Wala tayong kahihiya sa mga tsaga at sakripisyo na ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya po, yan ang pag-umiikot ngayon ako, at pinapag-usapan natin lahat ito, kaya pinagin sinasabi na kilala natin, panigan, ang pag-iisip na tayo ay Pilipino na nagtutulungan, tayo ay Pilipino na nagmamahalan. Ito ang tanging paraan para tayo ay maging progresibo ulit, para malamdaman ulit ang paganda ng buhay, para meron na naman tayo maidudulot na kahit kaunting tulong o ginhawa sa ating mga kababayan. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang layunin sa palagay ko nating lahat. Kaya sana, supportahan po ninyo ko dito sa aking advokasya at dito sa aking kampanya. Hindi lamang sa kampanya sa kalalan, kundi ang kampanya sa nasyonalismo, sa patriotismo, sa pagmamahal sa Pilipino. Yan po ang nakikita ko, ang tanging sagot, ang tanging paraan para tayo ay maging sumikat ulit, umahon ulit dito sa ating paghihirap at maibalik ang pagmamalaki ng bawat Pilipino na siya ay Pilipino. Ito ang hamon ng panahon. Ito ang hamon ng ating mga kababayan. Palagay ko, simula na natin panahon na. Maraming salamat.